Hello po, Sir Nebb. Ako nga pala si Bernie. Share ko lang po sana yung karanasan ng Tita Gina ko, na avid listener nyo rin. Medyo malabo na kasi yung mga mata ni Tita, kaya nahihirapan na siyang magsulat. Gusto niyang marinig yung experience niya sa inyong channel, kaya ako na lang ang pinag-type niya. Kunwari na lang ay ako si Tita Gina, so point of view niya ang gagamitin ko. Noong college pa lang ako, ay meron akong naging kaklase na crush na crush ko. Nanggaling siya sa relihiyosong angkan, at para magpapansin ay sinadya kong umattend ng masses kung saan siya nagsisimba. Effective naman, dahil isang araw ng Sunday ay siya mismo ang lumapit sa akin at tumabi. Hindi raw niya alam na nagsisimba rin pala ako sa parish nila. Siyempre ako naman, nagpanggap na may katagalan na rin sumisimba roon. Kahit ang totoo ay 3 beses pa lang ako nakapunta roon. Malapit na ang summer vacation noon at Holy Week, kaya in-invite niya ako na magbisita iglesia pagdating daw ng April. E di syempre, go ako, kahit wala akong ideya kung ano ba yun. Hindi naman kasi relihiyoso ang tita nyo, kaya wala akong muwang sa mga ganoong bagay. Bali nagtanong-tanong na lang ako sa ilang kakilala kung ano ba yung bisita iglesia. At doon ko nga nalaman na magpapalipat-lipat pala yon ng 7 simbahan at naglilitanya sa mga istasyon. Nagpraktis talaga ako para doon. Pero nung araw na napagkasunduan namin ang crush ko, ay hindi siya sumipot. Naghintay ako doon sa simbahan kung saan kami nagsisimba. Pero tinubuan na yata ako ng talaba ay walang crush na dumating. Pero dahil naroon na rin naman ako ay ako na lang mag-isa ang nagbisita iglesia, bilang may listahan naman ako ng mga simbahan na malapit. Ayun na nga, inabot na ako ng tanghali at nakatatlong simbahan na ako. Doon sa pang-apat ay parang may maling nangyari. May nakasabay akong ali na laging nakatingin sa akin at giningitian ako. Kaya naman ngumiti rin ako. Noong nasa huling station of the cross na ako, bigla niya akong nilapitan. Sabi niya, kung ayaw ko raw sa ginagawa ko, ay huwag kong ipilit dahil nagagalit ang kasama ko. Sabi ko, wala naman akong kasama. Pero ngumiti lang siya at sinabing ipagtirik ko raw ng kandila ang kaibigan ko at mag-sorry sa kanya. Kinilabutan ako sa sinabi niya, pero aaminin ko na may part doon na totoo. Naiinip na ako sa pagbibisita iglesia, at sa totoo lang ay gusto ko nang huminto. Pero dahil gusto kong may maikwento kay crush, ay tinuloy ko pa rin. Nairaos ko naman, pero pagka-uwi ko kinagabihan ay nilagnat ako. Wala akong maalala sa mga nangyari kinaumagahan dahil nakatulog agad ako ng mahimbing. Wala nga akong napanaginipan o ano, pero pagkagising ko ay nakabantay sa akin sina mami at yung dalawa naming kasambahay. Sila yung nagkwento, nakaaalis lang daw nung albularyo na tumingin sa akin. Ungol daw kasi ako ng ungol noong gabi, at sinasabi ko na ayokong sumama. Natakot si mami dahil nakadilat pa yung mga mata ko, pero blanco naman. Nang istorbo pa raw sila ng albularyo na nagdedebusyon sa mga agimat kahit 10 oras na ng gabi, para lang malaman kung ano ang nangyayari sa akin. Sabi raw ng albularyo ay may kaluluwa na galit sa akin dahil nagpapanggap ako na relihiyosa. Takang-taka ako kung sino ang tinutukoy nila, pero wala na raw akong dapat ipag-alala dahil napaalis na noong albularyo yung kaluluwa. Kinilabutan pa ako dahil halos same lang din sa sinabi noong albularyo ang sinabi noong ali sa simbahan. Nakapagsimba naman ako uli doon sa parish ng crush ko, pero hindi na ako umulit dahil sa nalaman ko. Remind ko lang kayo na 1980s pa ito nangyari, at hindi uso ang cellphone o social media, kaya hindi updated ang mga tao sa mga nangyayari sa paligid. Telepono lang ang kadalasang means of communication, at hindi lahat ay meron noon, kagaya ni na crush. Nalaman ko na the day before ng usapan namin na bisita iglesia, ay namatay pala si crush.
Hindi na raw ito nagising mula sa pagkakatulog, kaya pala hindi siya nakarating sa usapan namin. Doon ko na-realize na siya yung sinasabi noong ali at noong albularyo na nagagalit sa akin. Since kaluluwa na nga lang siya, ay nalaman niya ang totoo kong motibo sa pagsisimba at bisita iglesia. Naiinis siguro siya sa akin dahil puro pagpapa-impress ang nasa isip ko, imbis na pagninilay. Sa takot ko na balikan pa ako nung kaluluwa niya, ay hindi na ako nagsimba sa simbahan nila. Siguro kaya ungol ako ng ungol noong nilalagnat ako, ay dahil kinukuha na niya ako para maging magkatulad kami ng kamatayan. Karanasan ito ng Tito Hernan na nangyari sa Negros Occidental. Panahon ito ng mga Marcos. Matindi raw yung naging taggutom noon sa kanilang bayan. Dumami ang mga malnourished na bata. Marami din ang namatay dahil sa matinding gutom. Ang Tito Hernan, Sir Nebb, ang isa sa mga mapalad na nakaligtas sa krisis na dulot ng Negros famine. Mahirap lang daw noon sila Tito. Yung bahay nila ay kubo lang, pero maparaan daw yung tatay nila. Kaya naman kahit anong pwedeng makain ay pinagtsatsagaan nila. Minsan nga raw ay may mga pagkakataong pinapaubaya na ng kanilang nanay at tatay ang pagkain sa kanilang tatlong magkakapatid. Malabo ang ilang alaala ni Tito Hernan dahil 8 taong gulang pa lang daw siya nang mangyari ito. Hindi ako sure kung Semana Santa, pero naaalala niyang madalas banggitin ng kanyang mga magulang ang Diyos, tsaka may palaspas daw sila sa bahay. Yung kubong tinitirhan nila Tito ay malapit sa tubuhan. Malawak daw yung tubuhan at kapag tinatanaw niya ay nangangarap siyang magkaroon ng malawak na lupain balang araw. Isang tanghaling tapat, habang nakatanaw si Tito sa malawak na tubuhan at pinapalipas ang nararamdamang gutom, ay nakita niya raw ang isang lalaking balut na balut ng itim na tela. Nakalutang yung katawan nito sa kalagitnaan ng tubuhan. Nakatipa yung mga kamay, para daw si Hesukristo na pinako sa krus. Kaya ang ginawa ni Tito ay taimtim na nagdasal. Hiniling niya na sana ay matapos na ang kagutumang dinaranas ng kanyang pamilya. Kahit nakailang dasal na raw siya ay hindi raw nawala yung lalaki na nakalutang sa malawak na tubuhan. Naisip noon ni Tito na baka panakot-uwak lang yung nakita niya, kaya naman nagpasya siya na lapitan yung lalaking nakalutang. Magkahalo ang kaba at pananabik niya habang naglalakad papunta doon sa inakala niyang Panginoon. Nung ilang hakbang na lang ang layo niya sa lalaking nakalutang, ay tiningala niya ito at nasindak siya sa nakita, Sir Nebb. Butot balat ang itsura ng lalaki, kamukha ng mga batang walang makain sa kanilang lugar. Yung nakalutang na lalaki ay walang mga mata at ang pisngi raw ay kinakapitan ng napakaraming uod. Nung masilayan yon ni Tito, ay nagmadali siyang tumakbo pabalik sa kubo nila. Wala na raw sa gitna ng tubuhan yung lalaki nung silipin niya ulit. Binawi niya ang binitawang panalangin sa inakalang Panginoon. Sa kabuuan ng araw na yon, naramdaman ni Tito Hernan na kaya wala na ang lalaking nakalutang sa gitna ng tubuhan ay dahil nasa loob na ito ng kanilang tahanan. Naghihintay lang, naghihintay ng kamatayan ng isa sa kanilang pamilyang kukunin ng matinding taggutom. Ganun nga yung nangyari, Sir Nebb. Isa sa mga kapatid niya ang namatay. Naniniwala si Tito na nung araw na nakita niya yung lalaking lumulutang ay ang araw na personal niyang nakita si kamatayan.
Magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Dustin. Kami lang ba yung nakakaranas ng mga hiwa-hiwaga kapag papalapit ang Holy Week? As in, para kaming pinagtitripan ng hindi namin malaman na entity. Yung basta sasapit ang mga huling araw ng March ay nagkakaroon ng mga weirdong pangyayari. Pero kapag patapos na yung April ay babalik na yung kapayapaan sa bahay namin. Sabi ng ilang albularyo na nakarating na sa amin ay may daanan daw ng mga espiritu sa isang part ng bahay namin na bumubukas tuwing Holy Week. Sa pagkakaintindi ko ay parang humihina ang proteksyon namin kapag ganoong mga araw. Pero kung bakit ay hindi ko po alam, Sir Nebb. Nakamulatan ko na nga yung mga kakaibang ganap sa bahay namin, kaya hindi ko na alam kung kailan yung nagsimula. Pero sabi ni Mama, matagal na daw na may mga nararamdaman siyang hindi pangkaraniwan. Kumbaga may sixth sense siya, kaya lang ay hindi naman niya nakikita. Kaya hindi niya rin alam kung kailan nagsimula na may mga nangyayari sa bahay. Nasanay na siya dahil nga sa kakayahan niya. Si Papa naman ay OFW sa Dubai, kaya hindi rin siya aware sa mga nangyayari. Isa sa mga hindi ko malilimutang kababalaghan na nangyari sa amin ay isang Semana Santa. Bigla na lang tumugtog yung Bluetooth speaker na matagal nang sira. Kapapasok lang noon ng April at may kanya-kanya kaming ginagawa sa bahay. Si Mama ay nasa garden niya. Ako ay nasa kwarto at kausap sa messenger yung girlfriend ko. Samantalang yung isa kong kapatid ay nasa terrace at naglalaro sa cellphone niya. Yun namang isang kapatid ko ay naliligo. Bigla-bigla na lang, Sir Nebb, tumugtog yung Bluetooth speaker na alam naming sira na nga dahil ginawa ng tutoy ng alaga naming aso. Pero bago nga yun tumunog ay tahol muna ng tahol yung aso namin. Hindi ko lang pinapansin dahil sanay na kami na maingay talaga yon. Nung tumugtog yung speaker ay isang lumang kanta ang narinig namin mula doon. English yung kanta na nag-distort yung boses at parang nagtunog Gregorian chant na talagang nakakatakot. Sobrang nakakapangilabot nung tunog, kaya napalabas ako sa kwarto. Pati yung kapatid kong naliligo, nag-short na lang at biglang lumabas ng banyo. Nag-e-echo raw kasi sa banyo yung tunog at nakakapangilabot yon. Hinanap namin yung pinagmumula ng tunog at doon nga namin nakita yung speaker na tinatahulan ng aso namin. Minaso yon nung kapatid ko dahil hindi namin mapatigil sa pagtunog, pagkatapos ay sinunog pa. Kilabot na kilabot kami roon, Sir Nebb, at dahil April na nga nung time na yon ay naiugnay namin yon sa mga kakaibang pangyayari sa bahay na nangyayari tuwing Semana Santa. Bukod pa roon ay may sinasabi pa yung isa kong kapatid na may nakikita raw siyang mga anino na padaan-daan sa may bintana tuwing gabi. Kaya nga laging nakababa yung kurtina ng mga bintana dahil natatakot siya. Pero ayun nga, tuwing April lang daw niya nakikita ang mga yon. Sa paglalarawan niya ay mga hugis tao naman daw yung mga anino, pero napakabilis daw magsigalaw, parang naka-fast forward. Pero kapag napansin niya ay bigla raw humihinto sa paggalaw at parang tumitingin sa kanya. Kung si Mama nakakaramdam pero hindi nakikita, yung kapatid ko naman na yon ay nakakakita ng mga entity. Sabi nga sa kanya ng mga albularyo, kapag daw nakita niya uli yung mga anino ay kausapin niya at tanungin kung ano ang kailangan. Siyempre ayaw niya. Nitong nakaraang linggo lang ay nagsimula na namang magkaroon ng mga kakaibang pangyayari dito sa amin. Una na yung 10 oras ng gabi ay nagising kaming lahat dahil sa sunod-sunod na tunog ng pagkabasag. Pero nung i-check naman namin yung mga bintana, salamin at iba pang mga gamit na babasagin, ay intact naman ang mga yon. Dinig na dinig namin na nagmumula sa loob ng bahay yung mga nababasag. Sabi pa ni Mama, noong bumaba raw kami sa sala ay parang napakasikip ng bahay, parang ang dami-dami raw tao. Nakakatakot, oo, pero nakasanayan na rin namin, kaya kahit papano ay parang wala na rin lang. As long as hindi naman kami sinasaktan
ay okay lang siguro. Magandang araw po, Sir Nebb. Ako po si Coco. May gusto po akong ibahagi sa inyo. Ito yung nangyari sa amin ng pinsan ko noong nakiprosesyon kami sa probinsya namin. Mga 7 taon na rin ang nakakalipas, pero sa tuwing sasapit ang mahal na araw ay sariwang sariwa itong bumabalik sa isip ko. Mismong Biyernes Santo nung mangyari ito. Nakaugalian na ng pamilya namin na sumama sa prosesyon sa hapon hanggang gabi na yon. Kasi mahaba ang iniikuta ng prosesyon at maraming beses din itong naaantala kapag napuputol yung linya o kaya naman ay natatraffic sa mga dinadaanan. Ang akala nga namin noon ng pinsan kong si Egoy ay saglit lang ang prosesyon, kaya hindi na kami nagbao ng pagkain o tubig man lang. Hindi naman namin inakala na napakahaba pala talaga ng nagpuprosesyon. At dahil nga pahinto-hinto ito, ay inabot na kami ng gabi. Gutom at pagod na kaming pareho. Hinahanap namin sa pila sina mama at tita, pero hindi namin sila makita. Napahiwalay kami sa dami ng mga tao. Nagkakagulo kasi sa pila kapag maraming pasaway na umaalis, sumisingit o umiiba ng direksyon. Tapos nagkukwentuhan pa kami ni Egoy habang lumalakad ang prosesyon, kaya hindi namin namalayan na napahiwalay na pala kami sa mga magulang namin. Dahil nga hindi namin sila nakita ay tiniis na lang muna namin yung gutom. Wala pa man din kaming madaanan na nagpapakaridad kagaya sa Maynila. Kasi karamihan ng dinadaanan namin ay mga puno. Alam nyo naman sa probinsya, matutuwa ang mga plantito't plantita dahil namumutiktik sa mga halaman ng paligid at mga kapunuan. Hanggang sa yung pila namin ay mapahinto sa harap ng isang abandonadong bahay. Hindi ko naman sana yun mapapansin, kung hindi lang parang nakarinig ako ng nagtatawanan. Luminga ako kung saan nang gagaling yung nakakapangilabot na tawanan yon. Napahinto yung mga mata ko, Sir Nebb, doon sa abandonadong bahay. Dahil nga gabi na at napakadilim, ay lalo itong naging mas nakakatakot sa paningin. Pinakinggan kong mabuti, dahil sa tingin ko ay sa loob ng abandonadong bahay ko narinig yung nakakatakot na mga halakhak. Yung tipong may pinagtatawanan, pero ang dating ay sobrang nakakapangilabot. Akala mo mga demonyo yung tumatawa. Ramdam ko talaga yung pananayo ng mga balahibo ko. Akala ko ako lang ang nakakarinig, nung bigla akong tanungin ni Egoy kung naririnig ko raw ba yun. Alin ka ako? Kunwari hindi ko pa alam ang tinutukoy niya. Sabi niya may naririnig daw siyang humahalakhak. Doon daw yata galing sa madilim na bahay. Halos sabay kaming tumingin doon. Tsaka ako sinabi sa kanya na naririnig ko rin yon. Para mawala yung takot namin pareho, sinabi ko sa kanya na baka ako nagkakamali lang kami ng dinig. Baka may iba pang bahay malapit doon at yon ang pinagmumulan ng halakhak na naririnig namin. Lumingalinga pa kami sa paligid, pero wala kaming nakita na pwedeng panggalingan nito. Layo-layo kasi talaga yung mga kabahayan doon. Para makasiguro ay nagtanong pa kami sa ibang katabi namin kung naririnig din nila yung naririnig namin. Wala isa man sa kanila, Sir Nebb, ang nagsabi ng oo. Sabi pa ng isa, porke raw ba nasa harap kami ng mukhang abandonadong bahay na yon, ay gagawan na namin ng katatakutan. May narinig pa ako na nagsabi na ang mga kabataan daw talaga ngayon ay malawak ang imahinasyon. Sabi ng pinsan ko, hayaan na lang namin. Umandar na ulit ang prosesyon, pero kaming dalawa ni Egoy ay hindi mapigilang lingunin pa ang abandonadong bahay kung saan namin narinig ang nakakapangilabot na halakhak. Nung nakalayo na kami sa abandonadong bahay, may isang lalaki ang lumapit sa amin. Nangilabot kami, Sir Nebb, sa sinabi niya. Hayaan niyo na sila, lalo lang silang matutuwa kapag nakikita nilang natatakot kayo.
Nagtanong kami ni Egoy kung sino ang sila na tinutukoy niya. Ang sagot ng lalaki, yung mga naririnig niyong nagtatawanan kanina, mga demonyo yon. At tayo ang pinagtatawanan nila. Napa-sign of the cross kami ng pinsan ko nang marinig namin yon. Buti at narinig namin yung boses nila mama at tita. Tinatawag kami. Hindi agad kami nakatulog matapos yung gabing yon. Kasi hindi namin makalimutan yung nagtatawanan sa bahay na yon. Hindi ko alam kung mapapansin itong kwentong pinadala ko dahil hindi naman siya masyadong nakakatakot. Kung sakaling basahin mo, Sir Nebb, ay huwag mo na lang akong pangalanan. Matagal na itong nangyari. Bata pa ako nun. Linggo ng pagkabuhay nun. Kagagaling lang namin ni tatay sa simbahan. Si tatay, Sir Nebb, relihiyoso. Mabait na ama at responsable. 23 pa lang daw siya at 20 si nanay nang magsama sila. Dahil daw yon sa akin. Nabuo nila kasi ako kahit hindi pa sila kasal ni nanay. Mahirap daw noon ang buhay pero kinakaya nila nanay at tatay dahil mahal nila ang isa't isa. Pero nagkaroon daw ng hangganan ang pagmamahal ni nanay sa kanya. Hindi sila kasal kaya madali itong sumama sa iba. Yung mas mayaman at kayang ibigay ang mga gusto niya. Pagbalik namin ng bahay, inakala kong magiging normal na araw lang ulit yon ng linggo ng pagkabuhay. Kumain kami ng adobong niluto ni tatay. Nagpatugtog siya ng musika sa DVD. Naghugas ako ng pinagkainan. Lumapit ako kay tatay. Niyakap niya ako. Mahigpit. Isa pala yung senyales, Sir Nebb. Nagpaalam na akong matutulog. Pumasok ako sa kwarto. Hinayaan kong nakahiga sa sofa ang tatay ko. Alas 9 na ng gabi nang magising ako. Pagkalabas ng kwarto, hindi ko muna binuksan yung ilaw dahil maliit lang naman yung bahay at ilang hakbang lang ang layo ng kwarto ko sa kusina. Habang naglalakad ako, ay may nabanggang matigas yung ulo ko. Tapos may tunog ng paglangit-ngit mula sa kisame. Kaya naman sa takot kung ano ang nabangga ay hinanap ko yung switch ng ilaw. Nung kumalat yung liwanag sa kabuuan ng bahay, ay si tatay ang una kong nakita. Lawit ang dila, dilat ang mga mata, nakalutang. Nasa ilalim ng kanyang katawan ang nakatumbang upuan. Nakatali sa liig ni tatay yung kumot namin na bulaklakin. Iyak ako ng iyak nung gabing yon, Sir Nebb, at mga kapitbahay ang tumulong para maibaba ang tatay ko. Kung paano niya naisabit yung kumot ay hindi ko alam. Hindi ko nakita ang nanay ko noong burol at libing ni tatay. Malamang ay hindi niya nabalitaan ang kamatayan ng asawa niya kaya hindi siya nagpunta. O baka naman wala talaga siyang pakialam sa amin. Ang nakakatawa lang ngayong malaki na ako ay naiisip ko na sa araw ng pagkabuhay namatay ang tatay ko. Yung sugat na dala ng kanyang kamatayan ay nakatatak pa rin sa pagkatao ko. Sa mga gabing mag-isa lang ako sa kwarto ay naaalala ko yung pagkabunggo ng ulo ko sa binti ng tatay ko. Nararamdaman ko lagi, Sir Nebb, yung magkahalong takot at kilabot. Pagkatapos, lagi akong naiiyak dahil naaalala ko yung huling yakap ng tatay ko. Kung sinamahan ko siguro siyang matulog sa sofa nung araw na yon, ay hindi niya sana ginawa yon. Hindi sana siya niyakap ng kamatayan kung katabi niya akong natulog dahil maiisip niyang may anak siyang maiiwan. Tatay, narito pa rin sa puso ko ang sugat ng pagkamatay mo. Natutunan ko na pong labanan ang lungkot ng pag-iisa. Pinapatay ko lang yung ilaw sa gabi. Oo nga't nakakaramdam pa rin ako ng takot. Pero hindi na yun mahalaga. Iniisip ko na lang na kahit minsan ay nasasamahan kita sa dilim.
Sir Nebb, magandang araw sa iyo at sa lahat ng viewers mo. Ako po si Ray. High school pa lang ako nung lumipat kami rito sa Navotas. Nalipat kasi ng branch ng pinagtatrabahuan niya si Papa, kaya nadamay kami sa paglipat ng tirahan. Okay lang naman kasi naging maayos ang buhay namin dito. Dalawa lang kaming magkapatid ni Kuya Rocky. Dito tuwing Mahal na araw ay nagsisimba kami sa Bangkulasi. Doon ang puntahan ng mga nagpipinitensya. Teenager pa lang kami, sinabi na ni Kuya na kapag nagbinata siya ay magpipinitensya din siya. Tinawanan ko lang si Kuya kasi sabi ko, porket ang dami niyang nakikitang nagpipinitensya noon kapag nagsisimba kami, ay gusto na niyang gayahin ang mga ito. Bakit mo gugustuhing saktan yung sarili mo? Tanong ko sa kanya. Kasi hindi ko pa naiintindihan noon ang tunay na kahulugan ng pagpipinitensya ng isang tao. Hindi ko naman akalain na nung nagbinata na nga kami ay tuto pa rin ni Kuya ang pinangako niya sa sarili. Ayoko nang ginagawa niya, pero wala akong nagawa nung nakiusap siya sa akin na ako ang maging tagapalo niya at tagahawak din ng hilaw na itlog na iinumin niya. Hinayaan ko na lang si Kuya Sir Nebb sa kagustuhan niya na kalaunan ay naging panata na niya. Naging taon-taon na talaga siyang nagpipinitensya. Madalas nga ay inaaya niya ako na magpinitensya na rin, pero hindi niya ako makumbinsi kahit na anong paliwanag niya tungkol sa ginagawa niya. Para sa akin, Sir Nebb, ay sapat nang natutulungan ko siya at nasasamahan sa tuwing nagpipinitensya. Taong 2020 nang mawala sa amin si Kuya. Sa kasagsagan noon ng COVID, nabigla kaming lahat noon dahil alam namin na wala siyang sakit at aktibo pa nga siya sa bahay kahit natigil ang trabaho niya. Tapos sa isang iglap ay ginupo siya ng COVID na yon. 2021 nung sumapit ulit ang Mahal na araw, buong Holy Week kong napapanaginipan si Kuya na nagpipinitensya. Hindi ko alam kung may ibig sabihin yon, Sir Nebb, o dahil naiisip ko rin si Kuya nung panahon na yon. Kaya siguro napapanaginipan ko siya ng sunod-sunod hanggang sa Biyernes Santo. Nung sumunod na taon, 2022, meron na ulit nakikitang mga nagpipinitensya. Pinayagan na ulit ang mga ito sa kanilang pamamanata. Nung taon ding yon, naranasan ko ang kakatwang pangyayari na may kinalaman sa panata ni Kuya. Pagpasok pa lang ng Holy Week, nagising ako na nasa tabi ko yung bulyos niya. Kinilabutan agad ako kasi papano namang mapupunta sa higaan ko yung bulyos ni Kuya na tinabi na ni Mama sa nakakandadong aparador ni Kuya noon pa lang namatay ito. Tatlo na lang kami ni na Mama at Papa. Alang namang lokohin pa ako ng mga magulang ko, eh mga seryosong tao yun. Pero dahil ayokong matakot, kaya hindi ko na lang pinansin ang pangyayaring yon. Ni hindi ko nga sinabi kina Mama. Tinabi ko na lang sa damitan ko yung bulyos. Pero nung mga sumunod na gabi, naalimpungatan ako na nasa tabi ko na naman yung bulyos ni Kuya Rocky. Ilang beses yon bago sumapit yung Huwebes Santo. Napilitan na rin akong sabihin kina Mama at Papa. Sabi ni Papa, baka raw humihiling sa akin si Kuya na ipagpatuloy ko yung panata niya. Kaya ganun. Alam naman ni Kuya na ayoko yung gawin, pero pinaniwalaan ko na ang sinabi ni Papa. Kaya pinagbigyan ko si Kuya kahit isang beses lang. Nagpinitensya ako para sa kanya. Ngayong magmamahal na araw, Sir Nebb, hindi na nagparamdam ulit sa akin si Kuya. Siguro sapat na sa kanyang napagbigyan ko siya. Pero parang ako naman yung nagkakagusto ngayon na magpinitensya ulit. Lumang kwento ito ng tatay na siya mismong nakasaksi ng kababalaghang nangyari noong early 90s doon sa probinsya. Binata pa raw noon si tatay at jowa pa lang niya si nanay. Mga relihiyosong tao sila at sa simbahan pa nga nagkakilala dahil parehong miyembro ng choir. Si tatay raw noon gustong mamanata sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus. May nakilala raw siyang may edad na lalaki na parating nagpapapako sa krus tuwing Mahal na araw.
at parang yun ang naka-impluensya kay tatay. Si nanay raw kontrang-kontra kasi takot siya sa dugo. Tsaka naniniwala rin si nanay na hindi kailangang gayahin ang ginawa ni Jesus para patunayan ang pagiging deboto. Kaso si tatay Sir Nebb, makulit. Pinag-awayan pa nga raw nila yun. So isang Abril ay sumali si tatay sa penitensya bilang Roman soldier. Wala naman daw siyang ginawa roon maliban sa pumarada kasama ng iba pang Romano at yung gumanap na Jesus. Tuwang-tuwa pa raw si tatay kasi tinuturo sa kanya ng mga kasama niya yung mga teknik sa pagbuhat ng krus. Malapit na raw sila sa pagpapakuan sa gumanap na Jesus nang bigla yung matumba. Akala raw niya ay kasama pa sa acting yung pagtumba kaya hindi siya nakialam. Pero yung ibang Romano ay nagkukumahog na tulungan yung nagpapanggap na Jesus na tawagin na lang nating Magno. Nagtaka raw yung mga kasama ni tatay dahil sobrang bigat ni Magno at napakatigas ng katawan. Nakadapa siya nung bumagsak at nadaganan pa ng krus kaya inakala ng mga yon na nadisgrasya na nga si Magno. Pero nung maiangat ang krus ay mabigat pa rin yung katawan ng lalaki. 6 katao raw ang nagtulong-tulong para maitayo si Magno, kabilang na si tatay. At nung maitayo ng araw nila ito ay kinilabutan agad si tatay pagkakita sa mukha ni Magno. Kasi Sir Nebb, nakangiti raw ito pero namumuti yung mga mata. Tapos yung bibig niya ay dumudugo. Iniupo raw nila ito sa sidewalk at nagpatawag ng medic pero nung maiupo na ay ayaw daw nitong bumitiw sa mga nakaalalay rito. Mahigpit daw na nakakawit yung mga braso ni Magno doon sa 2 lalaki na malapit sa kanya. Tapos ay sinabi nitong buhatin siya at dalhin sa kalbaryo kagaya ng pagbuhat kay Jesus sa krus. Yung boses daw ni Magno ay garalgal na parang boses ni Romy Diaz pero mas garalgal pa roon at parang nakakaloko talaga. Sinabihan daw ito na huwag nang magbiro dahil nasasayang na yung oras nila. Pero bigla raw nitong kinagat ang sariling tila hanggang sa lumaylay yon at halos maputol na. Doon na nagkasigawan at nagkagulo. Si tatay daw na estatwa na dahil sa takot sa itsura ni Magno. Parang na-hostage na raw nito yung 2 lalaki na kahit anong gawing palag at suntok ay hindi pinapakawalan ni Magno. Nagdasal na raw yung mga manang na nandoon sa lugar. Pero sinisinghalan daw ni Magno at minumura ng malakas. Sobrang lakas daw ng boses nito na parang naka-megaphone na. Tumigil lang daw ito ng pari na ang nagdasal. Tapos ay sinabuya ng natirang abo ng palaspas. May dinasal din daw yung pare na parang Latin. Tapos ay winisikan ng holy water si Magno. Nagsuka raw siya ng nagsuka at bumitaw na doon sa 2 lalaki. Halos gumapang daw sa alikabok si Magno dahil sa pagsusuka. Tapos maya-maya ay umiiyak na raw ito at humihingi ng saklolo dahil ang bigat daw ng likod niya. Pinagpatuloy lang noong pare ang pagdarasal at pagwiwisik ng holy water hanggang sa tumigil na sa pagsusuka si Magno at kumalma na rin ito. Barang naligo raw si Magno nang tuluyan itong huminahon. Naghalo-halo na yung suka at pawis nito. Tapos ay duguan pa dahil nga sa nakalaylay nitong dila. Sinugod sa ospital si Magno Sir Nebb at hindi na natuloy yung penitensya dahil sa nangyari. Si tatay naman hindi na rin tumuloy sa kagustuhan niyang magpapako sa krus dahil natakot na sa nakita niya. Sabi ay sinaniban daw ng masamang espiritu si Magno. Ayon kay tatay Sir Nebb, isa raw yun sa pinakanakakatakot na karanasan niya. Pero ang kagandahan lang ay mas lalong tumatag ang pananampalataya niya matapos ang pangyayaring yon.
Ako po si Rina, 24 years old. Matagal muna po akong tagapakinig, Sir Nebb. Hindi lang ako pala comment pero naging part na ng everyday routine ko ang pakikinig sa channel mo tuwing bago matulog. Hindi na nga ako makatulog kapag hindi ko naririnig yung boses mo. Hindi ko akalain na isang beses ay makakaranas din ako ng kababalaghan tulad ng iba. Kaya naisip ko agad na isend sa'yo yung karanasan ko noon lang nakaraang mahal na araw. Kaming magkakaibigan ay nagkayayaan na magbisita iglesia. First time namin noon. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa bisita iglesia. Hindi ko alam na ganoon kasarap pala ang pakiramdam sa unang simbahan pa lang na pinuntahan namin. May pinuntahan din kaming banal na pasyalan na kailangan naming umakyat ng mataas. Sa totoo lang, Sir Nebb, LRT nga lang na inaakyat ko ay hingal to the max na ako. Yun pa kayang nasa mahigit 100 yata ang baitang. Medyo may katabaan kasi ako. Sabi nga, chubby is sexy. Kaya hindi ko naman yun kinakahiya. Ang problema ko lang talaga ay mabilis akong hingalin. Pero dahil kasama ko yung mga kaibigan ko at ayoko rin naman maiwan sa ibaba, kaya pinilit ko na talagang maka-join sa kanila sa pag-akyat. Pag naiwan kasi ako, katakot-takot na kantsaw ang aabutin ko. Tapos wala pa akong picture kasama sila sa itaas. Awa naman ni Lord ay nakarating ako kahit papano. Sinasamahan naman nila ako kapag gusto ko munang magpahinga saglit. Nung pababa na kami, ay tsaka naman ako parang hinahapo na talaga. Kaya medyo nahuhuli na naman ako. Yung mga kaibigan ko ay dinire-diretso na nila yung pagbaba kasi madali na raw yun. Pero hindi para sa akin. Ang ginawa ko, Sir Nebb, ay hinayaan ko na silang mauna kasi alam ko naman na hihintayin nila ako sa kotse. Habang nakaupo ako sa isang baitang at nagpapalipas ng hingal, may matandang babae na lumapit sa akin at nag-abot ng tubig. Sabi niya dapat daw ay hindi ako nagpapawala ng maiinom, lalo na sa ganoong pagkakataon. Tama naman siya. May dala naman ako kaso naiwan sa sasakyan. Medyo nag-aatubili pa ako na tanggapin yung tubig kasi alam nyo naman sa panahon ngayon, napakahirap magtiwala. Kaya lang, hindi ko rin matiis kasi uhaw na uhaw ako. Kaya tinanggap ko na yung tubig. Nagpasalamat ako sa kanya. Tinanong ko siya kung tagaroon lang ba siya. Natanong ko yun kasi nakapambahay lang siya ng suot at wala pa siyang tsinelas. Hindi siya sumagot. Ewan ko, baka hindi niya narinig yung tanong ko. Sinabi ko na lang na huwag siyang magyayapak, lalo na at napakainit ng aapakan niya. Nawala yung pansin ko sa matanda nung marinig ko yung tawag ng isa sa mga kaibigan ko. Ano pa raw ba yung ginagawa ko? Ba't di pa ako bumaba? Tumayo na ako mula sa pagkakaupo. Magpapaalam na sana ako doon sa matanda. Pero nawala na ito. Nakaalis ka agad. Nung makababa na ako, kinuwento ko sa kanila yung matandang nagbigay sa akin ng tubig. Ang bait niya ako. Nagulat sila. Dahil kanina pa raw nila ako tinitignan mula sa ibaba. Wala naman daw silang nakitang matanda na lumapit sa akin. Siyempre hindi ako naniwala sa kanila. Iginiit ko talaga na meron ngang lumapit sa akin na matanda. Dinescribe ko pa sa kanila yung itsura nito. Pero wala raw talaga, Sir Nebb. Bigla ko ngang naitapon yung tubig na hawak ko kasi nga galing yun doon sa matanda. Awa naman ng Diyos, Sir Nebb. Wala namang dinulot na masama sa akin yung tubig na ininom ko. Naisip ko kasi baka may sumpa yon o ano. Hindi ko alam kung sino o ano yung matandang yon. Pero sa palagay ko po ay mabait siya at talagang gusto lang niya akong tulungan nung araw na yon. Kyle na lang po ang itawag nyo sa akin. Itong binahagi ko ay personal experience ko noong naninirahan pa kami sa tutuban. Biyernes Santo ito nangyari. Patay ang Diyos. Sabi ng Nanay Mercy ko, malalakas daw ang loob ng mga demonyo kapag Holy Week at baka demonyo yung nilalang na nakita ko noon.
Ito po palang kwento, Sir Nebb, ang dahilan kung bakit hindi na ako natutulog na nakapatay ang ilaw sa kwarto. Kapag Holy Week din mas pinipili ko na laging may kasama para hindi pakitaan ng mga nilalang ng kadiliman. Alas 8 ng gabi nun, naglalaro ako ng Clash of Clans sa cellphone dahil nakukornihan ako sa palabas ng mga TV na pinapanood ng nanay ko. Patay ang ilaw sa kwarto. Ingay lang mula sa cellphone ang naririnig sa loob ng kwarto ko. Matapos atakihin ang base ng kalaban, ay pumikit ako saglit at pinatay ang cellphone ko. Sa saglit na pagpikit ay narinig ko na sobrang tahimik ng paligid. Yung TV na pinapanoora ng Nanay Mercy, hindi ko marinig. Kahit madalas naman ay malakas ang volume dahil may pagkabingi ang nanay ko. Ilang saglit pa ang lumipas nang may maamoy akong nakakasulasok. Parang magkahalong amoy ng nabubulok na basura, isda at patay na daga. Tapos mula sa ilalim ng kama ay narinig kong parang may gumagapang na may suot na kadena. Kumakalansing yung bakal na tumatama sa sahig. Hindi ko pinapansin yun nung una, Sir Nebb. Pero palakas ng palakas yung kalansing at yung gumagapang sa ilalim ng kama. Parang nagsusumiksik yung tunog sa utak ko. Kaya naman kahit malatambol ang tibok ng puso ko, ay sinilip ko yung ilalim ng kama. Sa ilalim ng kama, doon ko nakita yung nilalang na hindi ko malilimutan ang itsura. Nakasuot siya ng kulay brown na damit na punit-punit. May mga kadenang nakakabit sa liig niya, kamay at mga paa. Tapos yung buong katawan niya, pati yung muka, ay puno ng sugat na parang nangyayari sa mga nasunugan ng balat. Yung buhok niya sa ulo, Sir Nebb, mukhang nasunog din, kaya nagdikit-dikit yung buhok at nalusaw na yung anit. Ngumiti sa akin yung lalaki. Nung mga time na yon ay pinipilit kong sumigaw, pero nanuyo yung lalamunan ko sa takot. Humahalakhak yung lalaki sa ilalim ng kama ko. Gusto kong bumalik sa pagkakahiga, pero hindi ko maigalaw yung katawan ko kasi nanigas na. Bago mawala yung lalaki sa ilalim ng kama, ay nagsalita siya. "Hindi ka ba magdadasal? Sasabayan kita. Tara, magdasal tayo." Nung maigalaw ko yung katawan ko, Sir Nebb, ay umalis agad ako sa ibabaw ng kama. Pinuntahan ko agad si Nanay Mercy at ikinwento ang nangyari. Hanggang ngayon na matanda na ako, hindi na nawala yung takot ko, lalo na sa kalansing ng bakal at tunog ng kadenang hinihila. At hanggang ngayon po, Sir Nebb, napapaisip pa rin ako. Posible kayang demonyo yung nakita kong yon sa ilalim ng kama. Hi po mga kapasta, Troy ang pangalan ko, 27 years old at isa po akong call center agent. Matagal ko na pong gustong mag-share ng nakakatakot kong experience na nangyari noong bata pa ako. Noon po kapag Holy Week umuwi kami sa probinsya para doon magbakasyon at para makita na rin yung mga relatives namin. Every year po yan, at syempre dahil grade 5 pa lang ako noon ay tuwang-tuwa ako. Dahil makakapaglaro ulit ako kasama yung mga pinsan ko na halos twice a year ko lang nakikita, Pasko at Holy Week. Siguro ang ayaw ko lang noon sa Holy Week ay maraming bawal. Una, bawal kumain ng karne, kaya magtsatsaga talaga kami sa ulam na gulay at isda simula Holy Monday hanggang Black Saturday. Bumabawi lang kami kapag Easter Sunday. Ikalawa, bawal maglaro sa labas kapag Biyernes Santo na. Masasaktan daw namin si Jesus. Madadagdagan daw namin yung mga sugat sa katawan kapag sobrang galaw daw naming magpipinsan. At syempre kapag daw kami naman ang masugatan, ay hindi raw gagaling yung mga sugat namin dahil nga patay raw si Jesus. Ang ikatlong dahilan po ay ang sobrang habang pasyon
na noon ay ayaw na ayaw ko talaga dahil sobrang tagal kong uupo sa harap ng mga santo kasama sila mama at ilang mga matatanda na nagdarasal. Bawal makipagkwentuhan hanggang sa matapos ang pasyon. Isang beses po na Black Saturday ay dumalaw kami sa lokal na simbahan kasama yung mga pinsan ko, pati na rin sila mama at lola para magdasal. Tinanong ko si mama kung bakit nakatalukbong ng itim ang mga santo sa loob ng simbahan. Sabi ni mama ay dahil daw nagluluksa ang mga ito sa pagkamatay ni Jesus. Habang nagdarasal po si mama ay lumabas ako sa may gilid ng simbahan. Naghanap ako ng CR na maiihian. Nakita ko sa ilalim ng punong mangga na may nakatalukbong na santo na halos kasing taas ng isang tao. Naisip ko noon na kakaibang lugar yon para lagyan ng santo. Kaya dinaanan ko lang ito at dumiretso sa CR. Pagtapos kong umihi, Sir Nebb, ay lumabas ako. Binagalan ko yung lakad sa harap ng nakatalukbong na santo habang nakatitig dito. Sir Nebb, nakakapangilabot ang sumunod na nangyari. Bigla itong naglakad papalapit sa akin. Napatili talaga ako sa pagkakataong yon at kumaripas papasok sa simbahan habang tinatawag si mama. Umiiyak na ako sa pagkakataong yon. Sinalubong ako ni mama at saka ni Yakap. Tinanong niya kung anong nangyari. Ikinuwento ko yung nakatalukbong na santo na nasa ilalim ng punong mangga. Sabi ko gumalaw ito papalapit sa akin. Nung puntahan namin ni mama at ng mga pinsan ko yung punong mangga, ay wala namang santo na nakatayo dito. Parang naglahong parang bula yung ribultong nakita ko na nakatalukbong ng itim na tela sa ilalim ng mangga. Nilagnat ako kinagabihan noon. Hindi naman malala pero nakakatakot yung mga naging panaginip ko. Sabi ni mama, habang tulog daw ako ay umiiyak ako. At may isang beses pa raw na sumigaw ako at humingi ng tulong. Sa ngayon po, Sir Nebb, ay katoliko pa rin ako. Pero may konting phobia na ako sa mga santo. Kaya nga nung bumukod ako kila mama at tumira sa sarili kong bahay, hindi ko tinanggap yung santo na binibigay sa akin ni mama. Bantay daw yun sa loob ng bahay. Kaso naiisip ko pa lang na matutulog ako kasama ng isang santo, ay nanginginig na yung mga tuhod ko sa takot. Magandang hapon mga kapasta. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bunso. 45 years old na po ako. At itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng Tio Densyo nang minsang maghanap kami ng anting-anting sa araw ng Biyernes Santo. 15 anyos lang ako noon. Paniwalain sa mga pamahiin ng matatanda. Kaya naman nahikayat ako ni Tio Densyo na sumama nang sabihin niyang maghahanap siya ng anting-anting sa kagubatan. Hindi ko maaalala kung anong anting-anting ang hinahanap namin noon. Pero may kinalaman yon sa itlog ng tagak. Parang nagbibigay daw ng kapangyarihan sa makakakuha sa araw ng kamatayan ng Diyos. Kaya naman maaga pa lang ay naghanda na kami para sa pag-akyat sa bundok kung saan hahanapin ang anting-anting. Nung nasa gubat na kami, may napansin na agad akong kakaiba. Meron kasing mga sangang nakakorte ng krus kahit saan ako lumingon. Hindi siguro napapansin yon ni Tio Densyo dahil nakapokus yung isip niya sa anting-anting na hinahanap namin. Kaya hindi ko na inabala. Habang palalim kami ng palalim sa kagubatan, ay lalong dumadami yung krus na nakikita ko. Yung iba, Sir Nebb, nakamarka sa mga puno at sa mga batong dinaraanan namin. Kinikilabutan na ako nun kasi pakiramdam ko ay may pinasok kami ni Tio na hindi dapat. Kaya sinabi ko na sa kanya yung mga nakikita ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Galit na tanong ni Tio Densyo.
Nung hindi ako sumagot ay bigla niya akong hinatak. Bilisan mo maglakad. Kailangan nating makaalis dito at baka abutan pa nila tayo. Pagkasabi noon ni Tio Dencio ay lalong lumakas yung kaba sa dibdib ko. Tumalas ang pakiramdam ko. Kung nung una mga sangalang na kinorteng krus ang nakikita ko, ay nag-iba na nung papalabas na kami ng gubat. Sa bawat krus ay may mga nakapako ng iba't ibang hayop. Marami sa mga yon ay ibon, palaka at daga. May mga aso at pusa rin sa iba't ibang krus na nagkalat sa gubat. Tapos yung huli kong nakita bago kami nakalabas ni Tio ay itim na kambing na ipinako sa krus, nakaparehas ng pagkakapako kay Jesus. Sabi ni Tio Dencio, yung napasukan daw naming gubat ay posibleng pinagkukutaan ng kultong sumasamba sa mga demonyo. Nung makauwi kami sa bahay, Sir Nebb, ay bakas pa rin ang takot sa mukha ni Tio. Hindi ko naitanong sa kanya noon kung bakit takot na takot siya, samantalang hindi naman kami napahamak. Pero ilang buwan lang ang lumipas ay magkakaroon ako ng kasagutan. Nawala si Tio Dencio, Sir Nebb. Hindi na siya nakita ng pamilya namin kahit kailan. Ang tanging bagay na naiwan niya ay isang notebook puno ng drawing ng mga krus, kagaya nung mga nakita ko sa kagubatan. Naniniwala yung ilan sa mga kamag-anak namin, Sir Nebb, na sinubukang umanib ni Tio doon sa kultong yon. Ako po si Larry. Hating gabi na habang sinusulat ko ang karanasan kong ito na gusto kong ibahagi sa iyo, Sir Nebb, at sa mga tagapakinig mo. Kaya magandang gabi sa iyo at sa kanila. Tungkol ito sa tatay ko na mahilig magpinitensya. Kahit nung binata pa raw siya ay ginagawa na niya yun. Ito ang panata niya. Natatandaan ko nung sinabi niya sa aming magkakapatid na dito raw siya kumukuha ng lakas. Sa tuwing makakatapos daw siya ng pagpipinitensya ay parang nagkakaroon siya ng bagong buhay. Yung tipong napakagaan daw ng pakiramdam. Alam naming magkakapatid at ng nanay ko na masaya si tatay sa ginagawa niya. Pero hindi namin sukat akalain na dito rin pala magwawakas ang buhay niya. 6 na taon na ang nakakalipas, Sir Nebb, nung nangyari ang pagkamatay ni tatay habang nasa gitna siya ng pagpipinitensya. Nakasunod lang kami noon kay tatay. Kami ang tagaabot ng mga kailangan niya. Hindi namin namalayan na meron na palang iba na sumusunod sa kanya. At ito ay ang taong lihim niyang kaaway. Sinabi kong lihim, Sir Nebb, kasi hindi namin alam na may lihim pala itong galit o inggit kay tatay. Kaya niya nagawang traidorin ito. Ang totoo pa nga po niyan ay inakala naming kaibigan siya ni tatay. Dahil magkumpare silang buo. Inaanak ni tatay ang anak niya. Madalas din silang magkaharap sa inuman at pareho rin silang nagpipinitensya tuwing mahal na araw. Pagdating nga lang sa trabaho ay laging si tatay ang napopromote habang siya ay naiwan sa ibaba. May chismis din na nagkamabutihan daw si tatay at ang asawa nun. Pero hindi ako naniniwala. Alam namin na mahal ni tatay si nanay, kaya hindi niya magagawa ang binibintang sa kanya. Wala naman silang maipakitang ebidensya. Isa pa kung kani-kanino naman na chichismis yung asawa ng kumpare niyang yun. Ayun na nga, Sir Nebb. Bigla na lang dumikit yung nagpipinitensyang ito kay tatay. Inakbayan at tsaka sinaksak sa tagiliran si tatay bago nagmamadaling tumakas. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi agad namin nadaluhan si tatay. Kaya pagdating sa ospital ay dead on arrival ito. Nahuli naman yung kumpare niyang yon na pumatay sa kanya. Nakuyog pa nga ng mga tao. Kung di lang naawat ng mga pulis at tanod ay malamang namatay na rin ito sa gulpi ng mga taong nandun. Nung mga sumunod na taon, Sir Nebb, hindi namin maiwasan na hindi malungkot.
Mahal na araw noon at dapat ay naghahanda na si tatay para sa kanyang pagpipinitensya. Lagi ko pang pinapanood ang pagpapamaga niya sa likod gamit yung bulyos bago ito hiwaan ng blade. Para maibsan ang pangungulila ko kay tatay ay nanood ako ng mga nagpipinitensya at inimagine ko na isa si tatay sa kanila na naroon lang siya sa pulutong ng mga nagpipinitensya. Nanlaki yung mga mata ko, Sir Nebb, nung isa sa mga nagpipinitensya ang lumingon sa akin. Kitang kita ko si tatay. Siya yun. Hindi ako pwedeng magkamali, Sir Nebb, dahil siyempre tatay ko yun. Kaya kabisado ko kahit bawat pilege sa mukha niya. Meron pa siyang nunal sa gilid ng ilong na lalong nagpatibay sa paniniwala ko na siya yung lumingon at tumingin sa akin. Wala naman ako nakitang ekspresyon ng mukha niya. Basta nakatingin lang siya. Hindi ko mawari kung masaya ba o malungkot. Basta alam kong si tatay yung lumingon sa akin. Kaya naman sinundan ko yung nagpipinitensyang yon. Sumiksik ako sa karamihan ng mga tao. May mga nabunggo pa nga ako pero nagsorry naman ako. Hinanap ko talaga si tatay, Sir Nebb, pero tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Nung mabalik ako sa wisyo, parang doon lang bumalik sa akin na wala na si tatay at hindi siya pwedeng basta-bastang magpapakita sa lugar na yon. Pero kahit ano pa man yung nangyaring yon, Sir Nebb, nagpapasalamat pa rin ako. Dahil kahit sa ganoon kaliit na pagkakataon ay nagawa niyang magparamdam sa akin. May pamahiin ang matatanda sa amin tuwing Semana Santa na tinatawanan ko lang noon. Kapag daw patay ang Panginoon ay mababangis daw ang mga hayop, makamandag daw ang mga ahas at may rabies ang mga aso't pusa. Yung mga diablo naman daw ay nagkalat para utusan ang mga tao na magkasala. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jacob. Personal na karanasan ko ito. Medyo katawa-tawa kaya nahihiya akong ikwento. Pero tingin ko ay parte pa rin naman siya ng kwentong kababalaghan. Summer noon, teenager pa lang ako. Tirik na tirik ang araw. Sabado de Gloria nang mapagpasyahan naming magtutropa na mag-skateboard sa parke ng isang subdivision sa Cavite. Hindi naman mahigpit yung guard dahil kakilala namin, kaya pinapasok niya kami. Bago umalis ng bahay, pinagalitan pa ako ng mama ko kasi raw patay ang Diyos at ako naman ay nagawa pang magsaya. Niyaya niya pa akong magsimba pero tinatamad ako kaya hindi ako sumama. Si Amel, si Jordan at ako ang magkasama. Nagpunta nga kami doon sa subdivision. Pare-pareho kaming naiinip sa kanya-kanyang bahay kaya nagkayayaan. Nung nasa loob na kami ng subdivision, napansin agad ni Amel yung itim na pusa. Ang sama daw makatingin. Tinawanan lang namin yung sinabi ni Amel. Pero noong papunta na kami sa park ng subdivision, napansin din ni Jordan yung parehong itim na pusa. Sumusunod sa amin kahit saan kami magpunta. "Pinagtatawanan nyo kasi," sabi pa ni Amel. "Galit na galit yung itsura oh. Baka naman gutom lang," sabi ko. Pagkatapos ay hindi na namin pinansin yung pusa. Buong maghapon kaming nandoon sa parke at ganoon din ang itim na pusa. Sa pagkukwentuhan namin, nabanggit ni Jordan yung pamahiin tungkol sa mga hayop. Siyempre dahil hindi ako naniniwala ay pinagtawanan ko uli yung kwento. Sinabi ko pa na kung totoo yun ay kanina pa dapat tayo sinugod ng itim na pusa. Nung magkasawaan kami sa pagskate ay nagaya na si Amel na umuwi. Papalabas na kami ng subdivision nang sugurin ako ng pusang itim at pinagkakalmot ang paa at binti ko. Tinalon din niya yung mukha ni Jordan kaya nakalmot siya sa baba. Si Amel naman ay nakalmot din sa braso. Hindi naman kami masamang bata, Sir Nebb, kaya hindi namin pinatulan yung pusang itim. Ang ginawa lang namin ay tumakbo ng tumakbo hanggang makalabas doon sa subdivision.
Ilang hakbang na ang layo namin sa gate, pero nandun pa rin yung pusang itim. Nakamanman sa amin. Nakita ko pang dinilaan ng pusa yung kamay na pinangkalmot sa amin. Nung sinabi ko kina Amel at Jordan yung ginagawa ng pusa, ay sabay-sabay kaming lumingon sa gate. Wala na yung pusa. Ang naroon ay isang matanda. Masama yung pagkakatitig sa aming magkakaibigan. Lalo kaming nangilabot noon, Sir Nebb, kasi habang naglalakad kami pauwi, ay sinusundan kami nung matanda. Tawa siya ng tawa na parang baliw. Nagstay muna kami sa bahay nila Jordan. Pero yung matanda, Sir Nebb, ay nanatiling nakatayo sa tabi ng poste. Nagsumbong na kami sa tatay ni Jordan. Nagalit siya at lumabas ng bahay para kumprontahin yung matanda. Sumama na rin kami kasi nag-aalala kami para sa tatay ni Jordan. Kaso pagdating namin sa lugar kung saan nakatayo yung matanda, ay wala na siya dun. Pero Sir Nebb, may itim na pusa na naman kaming nakita. Masama yung tingin sa amin, na parabang handa siyang atakihin kami uli. Magandang umaga po mga kapasta. Tawagin niyo na lang ako sa nickname kong Bebang. Sir Nebb, hindi ko po kinakahiya na produkto ako ng broken family. Ito ang nagtulak sa akin na maging madasalin at malapit sa Diyos. Ayoko kasi na maging magulo rin ang buhay ko tulad ng mga magulang ko. Kaya umaasa ako na isasalba ako ng panalangin ko. Tuwing sasapit po ang mahal na araw, ay ginagawa ko ang ilan sa mga nakaugalian natin, tulad ng pag-aayuno, pagbibisita iglesia, at pagsunod sa prosesyon. Ang pinaka-paborito kong gawin ay ang pagbibisita iglesia. Sa bawat simbahan na pinupuntahan ko, ay nagnonovena ako. Bukod sa nakagawian ko na ito, ay meron kasi akong hinihiling sa Diyos. Ito nga po ay ang magkaroon ako ng sarili at buong pamilya. Medyo nagkakaedad na rin kasi ako, Sir Nebb. 37 na po ako, pero wala pa rin akong boyfriend. Nagkaroon naman po dati, pero hindi rin nagtagal. Natatakot lang po ako na kapag umedad pa ako ay hindi na ako magkaanak. Kaya sa bawat simbahan na binibisita ko tuwing mahal na araw, eh yun talaga ang hinihiling ko. Nabigyan ako ng tamang tao na makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Hanggang sa makaranas nga ako ng isang kakatwang bagay na tinitignan ko na lang bilang isang himala, kahit pa nagdulot ito ng takot sa akin. Ang pinuntahan ko noon ay isang kilalang simbahan na hindi ko na lang po babanggitin. Ayoko naman po na makasira sa kanila ito. Habang nagro-rosaryo ako, malapit sa upuan ko ay isang rebulto ng isang anghel. Kahit sa pakiramdam ko ay pinapanood ako nito sa pagdarasal, hindi ko na lang pinapansin. Kasi sa isip ko, ganoon naman talaga ang mga rebulto o kahit na anong banal na imahe. Akala mo laging nakatingin sa'yo. Pinagpatuloy ko lang ang pagdarasal ko. Ayokong magpaabala sa kahit na anong nasa paligid. Pero hindi talaga ako makapag-focus, kasi nananayo yung mga balahibo ko nung mga oras na yon sa hindi ko malamang dahilan. Pinipigilan ko man ang sarili ko ay hindi ko pa rin maiwasan na hindi tumingin sa rebulto ng anghel. Laking gulat ko na lang nung sa muling pagtingin ko rito ay bigla na lang pumikit at dumilat yung mga mata nito. Hindi naman kindat. Parehong mga mata niya ang kumurap-kurap nang hindi lang isang beses. Namutla ako sa takot, kaya binaling ko sa iba yung tingin ko. Sa tingin ko ay hindi ko na makakayang tapusin doon ang pagro-rosaryo, kaya tumayo na ako. Pagdaan ko sa harap ng rebulto ng anghel, ay nasa ayos na ulit yung mga mata nito. Nakapirmis na, Sir Nebb. Hindi na gumagalaw. Habang naglalakad ako palabas ng simbahan, pakiramdam ko ay nakatayo pa rin ang mga balahibo ko sa nerbiyos. Nung lumingon ako at nakita kong may pumalit na sa upuan ko,
saglit pa akong nanatili sa kinatatayuan ko para tignan kung ganun din ang gagawin nito sa bagong naupo. Wala namang nangyari kaya lumabas na ako. Bit-bit ang kakatwang karanasang yon. Hindi ko alam, Sir Nebb, kung yun ba ay isang himala o kababalaghan. Basta iyan po ang karanasan na hindi ko talaga makalimutan. Magandang araw po, mga kapasta. Sana ay ma-enjoy nyo itong ibabahagi kong kwento. Martin po ang pangalan ko. Nakatira dito sa Bicol. At isa po sa mga pinaniniwalaan namin sa lugar na ito ay ang santong tinatawag na Amang Hinulid. Bale, si Amang Hinulid po ay si Jesus matapos siyang ibaba sa krus. Sugatan ng mga kamay, katawan at paa. Wala po siyang buhay habang nakahiga sa kama na pinoproteksyonan ng salamin. Kapag po Semana Santa ay talagang dumadalaw ang mga deboto sa Kalabanga mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol para lang masaksihan ang puon at makahalik sa paa o kamay ni Amang Hinulid. Halos lahat po sila ay maglalakad kung saan man sila nakatira. Walang sapin ang mga paa bilang pinitensya na rin sa sarili. Kaya nga po tuwing Huwebes Santo, kung kailan nagaganap ang alaylakad dito sa amin, ay makikita mo ang napakaraming tao na naglalakad patungong Kalabanga. Pipila sila ng lampas isang kilometro. At matapos ang paglalakad, maaari ka raw humiling ng kahit na anong bagay na gusto mong hilingin kay Amang Hinulid. At sabi ng nakakarami, ay natutupad naman daw ang mga hiling nila basta bukal sa iyong puso. Marami na po ang mga taong nakasaksi ng himala ni Amang Hinulid. Isa sa mga pinakasikat na kwento dito ay tungkol sa mga mangingisda raw na lumubog ang sinasakyang bangka dahil sa malakas na hangin at ulan. Akala raw nila ay malulunod na sila nang may dumating daw na isang lalaki na nakasakay sa maliit rin na bangka. Biglang naging kalmado ang dagat at saka niya tinulungan yung tatlong mangingisda. Nung dumating sila sa Pampang ay nagtanong daw yung mga mangingisda kung saan nakatira yung lalaki. Ang sabi raw nito ay doon siya sa chapel ng Kalabanga nakatira. Ilang araw ang lumipas ay hinanap ng mga mangingisda yung lalaki sa Kalabanga. Nagtanong-tanong sila sa mga tao at nang marating nga nila yung sinasabing chapel ay laking gulat daw nila na yung lalaking tumulong sa kanila sa gitna ng ulan ay ang lalaking nakahiga sa altar ng chapel. Simula daw noon ay pinangako ng mga mangingisda na yon na magiging deboto sila ni Amang Hinulid. Tuwing Semana Santa, nagbibigay sila ng mga hinuli nilang isda sa chapel para ipakain sa mga taong dumadalaw na deboto. Sabi ng mga nagbabantay kay Amang, tuwing Linggo ng Semana Santa ay halos araw-araw daw kung palitan nila ang damit ng Amang Hinulid. Ang dahilan ay dahil namamawis daw ito na parang tao. At saka yung mga sugat sa kamay at paa ay paminsan-minsan raw na nagdudugo na iniipon daw ng mga nagbabantay dahil ginagamit daw ito bilang panghaplos sa mga debotong may malulubhang sakit. Ayon din sa sabi-sabi, kapag daw nagtiyaga kang maglakad ng walang saplot sa paa at pumila ng lampas 2 oras, ay sa pagkakataong ipahid mo yung panyo mo sa ribulto ni Amang, ay mawawala raw ang pagod mo at ilang pananakit sa katawan. May pinsan ako na ang tirahan ay malapit lang sa chapel ni Amang. Halos 5 bahay lang mula sa kanila ang layo nito. At may kinuwento siya sa akin na hinding-hindi niya raw malilimutan. Biyernes Santo raw noon, katatapos lang ng alaylakad. Kaya kapag gabi ng Biyernes kung saan patay na si Jesus, ay halos wala ka na raw taong makikita sa labas ng kalsada. Itong pinsan kong si Ate Michelle ay lumabas daw muna para bumili ng kung ano sa tindahan. Dumaan daw siya sa chapel.
at muntik na raw siyang mahimatay sa nakita. Kitang-kita niya raw na naglalakad ang santong hinulid na halos 7 talampakan ng taas doon sa gitna ng mga upuan sa loob. Nung marating daw nito yung lugar ng altar, ay dahan-dahan itong humiga at hindi na gumalaw. Naisip ko noon na baka panakot lang ni Ate Michelle yon sa amin noong bata pa kami. Pero hanggang ngayon, Sir Nebb, halos 3 dekada na ang lumilipas, ay deboto pa rin si Ate ng amang hinulid. Alam ko na hindi siya nagsisinungaling sa amin. Marami pa pong ganoong klaseng mga kwento dito sa amin. At siguro hindi ko na maiisa-isa. Ako rin po ay deboto rin ni amang hinulid. Magpasa hanggang ngayon. Ang mga kwento pong ito ay hindi ko binahagi para manakot. Bagkus ay para po ito ipaalala sa lahat ng deboto tuwing Semana Santa na huwag sana nating maliitin ang mga pamahiin o paniniwala ng mga kapatid nating Katoliko. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng ibinahagi ko. Ang palayo ko ay Kiko. Itong karanasan ko, Sir Nebb, ay karanasan ng mama ko na nakatira sa isang probinsya sa May Leyte. Doon po si mama lumaki at nagkaisip. Nung lumuwas siya sa Maynila para magtrabaho, ay tsaka niya lang nakilala si Papa at nagpakasal sila. Sunod nga ay pinanganak na kaming magkakapatid. Ito po ay lagi niyang kinukwento sa amin tuwing sasapit ang Semana Santa. Relihiyoso po si mama. Talagang kapag sumasapit na ang Lunes Santo, ay naglilibot siya sa mga malalapit na simbahan kasama kami magkakapatid. At kapag naman Biyernes Santo, ay pinagagalitan niya kami kapag naglalaro kami. Mahihirapan daw si Jesus sa krus. Ito po ang storya ni Mama, Sir Nebb. Lagi raw sumasama si Mama noon sa mga prosesyon, lalo na kapag Semana Santa. Noon pa raw kasi kahit dalaga pa lang siya, ay talagang malakas na ang paniniwala niya sa simbahan. Isang beses daw ay naimbitahan sila ng isang mayamang pamilya doon. At pagkatapos ng prosesyon ay pinakain sila sa bahay nito. Nagkakwentuhan daw at umabot ng gabi ang masayang pag-uusap. Pero Sir Nebb, nakatulog daw si Mama. Tapos paggising niya, wala na yung mga matatandang babae na kasama niya. Umalis na raw sabi ng may-ari ng bahay. Nahiya daw kasi ito na gisingin siya. Nagpaalam daw si Mama at saka naglakad na pauwi. Doon daw sa kanila noon ay wala pang mga tricycle at pedicab. Talagang maglalakad ka kung may pupuntahan ka o gusto mong makauwi sa bahay nyo. Halos kukunti pa lang daw yung mga sementadong kalsada noon at wala pang mga poste ng ilaw sa bawat kanto. Kaya sobrang dilim ng paligid. Kalagitnaan daw ng paglalakad sa mabatong daan ay napansin ni Mama yung maliwanag na kung ano sa unahan. Para daw mga tao na may hawak ng mga sulo. Akala niya raw ay prosesyon ng mga santo. Pero naisip niya masyado ng gabi para sa prosesyon. At saka katatapos lang ng prosesyon na sinamahan ni Mama, imposibleng may isa pang ginaganap. Binilisan niya raw ang paglalakad para agad itong masalubong at para makita kung ano ba ito. Natigilan daw si Mama, Sir Nebb, nung maaninag sa dilim ng gabi kung ano ang mga naglalakad na tao. Nakaroba raw na kulay pula yung mga ito. Nakatalukbong yung mga hood ng roba nila, kaya nakatago ang mukha ng mga tao. May dala raw mga sulo sa kanang kamay at krus naman sa kaliwa. Sa gitna raw ng prosesyon ay may kwadradong salamin at nakapaloob sa salamin ang isang kulay pulang santo na may sungay. Talagang nanindig daw lahat ng balahibo sa katawan ni Mama. Para raw pong naging estatwa siya na nakatayo lang at hindi makapaniwala habang hinahayaan na dumaan ang prosesyon. Hindi raw siya inintindi ng mga nakarobang tao. Basta dinaanan lang siya. Narinig ni Mama
yung mga dasal na inuusal ng mga nakarobang tao. Parang Latin daw, mabilis ang bigkas. Nung makalampas daw yung prosesyon na yon, ay tsaka lang natauhan si Mama. Tumakbo siya ng tumakbo nang hindi tumitigil pabalik sa kanilang bahay. Tuwing kinukwento ito ni Mama sa aming magkakapatid, ay nakikita ko yung takot sa mga mata niya. Malamang Sir Nebb ay prosesyon yon ng mga kulto at ang santong pinaparada nila ay isang demonyo. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Paki-like naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday si Japet de la Peña noon niyang April 1. Pinapabati ni Ma'am Cherry Devino de la Peña. Belated happy birthday kay Japet de la Peña. Tapos batiin ko rin po ng happy birthday ang isa sa mga admin natin sa Facebook group, si Ma'am Arlene Sereno. Ngayon po yan April 8. Sakto may upload tayo. Muli po, happy birthday sa ating admin si Ma'am Arlene Sereno. Tapos shoutout ko na rin si Ma'am Vinesh Marcelino. Happy listening po sa inyo ma'am. At salamat po sa pag-remind. Yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Nebb Qerro. Magandang gabi po sa inyong lahat.